ito po, meron na siyang tubig tsaka kuryente. Ito po yung kanyang tubig tsaka kuryente. Medyo 1 month din halos. Tapos andun yung pinakaabang niyan. So kung sa amin po kayo magpapagawa, yung iba po namin kasing client na tawag dito, may mga pinaggamitan ng mga ibang materyales, pwede namin ipasalo. Katulad nito po, ito yung kay Sir dito sa Block 414. Pinasalo namin siya kay Ma'am Floor. So ayan, medyo goods pa to, di ba? Magkano rin po yung isang ganito? Nasa 700 plus. Ayan. Tapos ito na po yung mga pamporma, pamposte. So hindi na kami mahihirapang mag-set up pa para sa poste. Kumbaga, magdadagdag kami ng materials dito, konti na lang. Ayan. So ito po yung itsura niya. Tara, akit tayo sa taas. Yung CR niya, buksan mo. Ayan. Ito yung CR ni Ma'am Bathroom. Sabi po, ito po palang, excuse me, sabi po, ito pong toilet bowl ni Ma'am is papalitan. Pati ito papalitan din po. Tapos, yung kanyang shower, nasa 7 or 8K po ata yung halaga. So, kung meron kang budget talaga, huwag mong tipirin, lalo na sa mga accessories. Choice po nila na palitan yung toilet bowl, tsaka itong lavatory. Pati rin po yung pinto papalitan. Kung makikita niyo yung pinto ni Ma'am Floor, ayan eh. Mahirap isara. Kasi po, hindi na naman siya nakalapat ng ayos. Sabi po, kumbaga ito po para magkasya, kinaskas siya. Tignan niyo to. Ito kinaskas ng kinaskas. So, pangit na siya. Ayan, bungi-bungi. So, good choice din na magpapalit kami ng pinto. Magpapalit po kasi kami kasi dito na po yung pinto ni Ma'am Floor. Ililipat po namin. So, bali po ito kasi pag nilipat natin, pag tinanggal natin itong pinakahamba, hindi na po namin ito makukuha ng maayos. Plastic po kasi ito. Kaya ang mangyayari, papalitan mo talaga siya ng buong set ng pinakapinto. Pero halos same pa rin naman yung pinto ni Ma'am, puti. Ayan. So, hindi na po siya maganda. Kasi kitang-kita na yung kaskas to. Kinaskas nila para kumasya. Ayan, hindi ko maisara. Ayan. So, akit po tayo dito sa taas. Yung taas po nila, yung sa may hagdan, ang gagamitin po namin dito is tiles din. Ayan. Sabi po. Tapos dito po sa taas is okay na rin yung mga wirings ni Ma'am. So ito, check muna natin kung gumagana pa siya. Lalagyan natin siya ng ilaw. Ayan. So ganito pala yung itsura ng taas ni Ma'am. So shoutout nga po pala sa family ni Ma'am Floor. Ma'am Baldi, ito pinuntahan namin ni Ray para ituro mo sa amin kung saan namin ilalagay yung pinaka-easy. Ayan, yung pinaka-easy mo. Sabi ko. So maganda to kasi sana maging maayos yung gawa namin dito. Meron na silang nilagay na ayan ang ating poon. Pan po ako ng Nazareno. Ayan. Meron pa tayo dito mga bigas, asin, tubig po ata, tsaka bulak. So, doon po sa mga naniniwala sa mga gantong ritual. Ritual na lang po tawag ko. Respect po natin. Pero ako kasi po is Katoliko. Same kami ni Ma'am Floor. So, okay po to. Tapos ako po talaga, pag nagre-renovation po kami talaga ni Ray, at least nag-aalay din po ako ng pinaka-coins. Pinaka-coins po. Ayan.
So, ito, magbibigay tayo at least kahit coins. Ayan. Ayan. Para parang, ano natin, paalam natin sa dito sa paalam natin dito sa taas nag dito sa unit na gagawa tayo. Ayan. So baka po by Monday, kasi nga ang matitira na lang po dun sa unit ni Sir ko sa Block 4, pintor na lang si Ray tsaka si Ray. Ayun. Yung pintor tsaka si Ray. Tapos si Kuya Toto kasi mag-install sila ng takip ng cabinet. So bali po dito, baka may gumalaw na. Baka magpasinsil na siya dito. Ayan. So sana nga while gumagawa kami dito umulan para makita rin talaga namin kung okay. Napansin ko kasi itong mga ni Mamo. May mga yupi. Pero siguro wala naman yung mga butas. So check na lang din natin. Tapos ito sobrang laki ng awang oh. Pero masatakpan naman kasi yung pag naglagay tayo ng kisame. So bali yung kay ma'am meron din tong ano eh. Meron din tong hallway. Mas gusto daw kasi rin nila yung may hallway. Tapos ito, itong mga itong hagdan kasi tingnan niyo yung pagkaka-welding oh. Siguro, ito, papatakpan na lang natin ng polytop yung mga butas, tapos papahasa natin, kasi bukol-bukol, baka sugat pa, sumabit pa tayo dito. Ayan. Kaya nga eh. Mataas nga dito, banda. So, ito pong pinaka-flooring, lagi naman po sa gawa namin, ito po kasi is topping lang. So, papasinsil na po to ni Ray. Baka bukas kung meron siyang mailalagay na tao dito. So yung nagawa rin po si Lumina nag-wiring, hindi rin po nililinisan. Hindi rin po nililinisan, ayan no. Andito pa nga yung ang dami ng flexible dito. Kaya nga, ang dami flexible. Hindi na yata nilang kukunin O, diba? Kaso baka balikan yan. So, hindi na nila kinuha yung semento. Hindi man lang nililisan. Pero carry lang yan. Tapos napansin ko rin po pala dito sa mga bintana nila. Ayan, may mga awang. Bago pa, no? Yung mga outlet. May mga awang. Kaya ito po, kailangan natin lagyan ng sealant. Mataas dyan. Ayan, tabi po. Ayan, tabi po. Ayan. Ayan, nag-aalay lang po kami ng bariya. Na sana maging maayos po yung gawa namin dito, walang maging problema. So meron na naman po tayong katatapos lang ng Angeli Townhouse inner unit namin with inside kitchen. Meron na naman po tayong aabangan na isang Angeli SF na ako po yung magde-design nito. More on sa akin nila pinagkatiwala kung ano yung kakalabasan ng unit nila. Ayan. So ito yung magiging ano natin. Nakalak na siya. So nagpaalam po kami sa office kung pwede na kaming maghukay kasi yung permits po ni ma'am is for releasing na. Gusto sana ni Ray makapagpahukay na dito. Kaso sabi, hintay na lang daw.